ilawan ng Panginoon ang espiritu ng tao. Alam mo, ano may sabi ng ilawan? Ang ilawan na ito patungkol sa kapag nadilim, kailangan ng ilaw upang makita mo ang daanan. Noong tayo nila wala electric light, ang ilaw nila ay ang alam para kahit magawin na pantay yung devotion pa natin. No? So, ang ilawan ay ang ID upang makita mo ang daanan. Makita mo ang landa sa hindi ka matiso, hindi ka mabungkot, at mamalakad ka ng maayos. So, ano ba ang ilawan ng Panginoon? Ilawan ng Panginoon ang espiritu ng tao. Yan ang ilawan ng Panginoon. Ano ang espiritu ng tao? Ang espiritu ng tao ay tatutukoy sa atin. Ang tunay na tayo ay espiritu. Ano naman nagamit ko yung mga kapat? Ang tunay na tayo ay espiritu. Tayo ay spirit na mayroong ating ba at nakikira sa katawan. Amen? Yan po ay maliwanag sa Biblia. Ang tao ay tripart being. Tripart being, binupon ng tatlo. Siya ay espiritu na mayroong kaluluwa at nakikira sa katawan. So, para araw ang katawan ay tatandaan ang mamatay. Pero ang espiritu mo, yan ay mananatilingkuhan. Yan ay lalabas na halos na sa iyong katawan at ang mamatay. At sa Biblia, ang mamatay ng mataya ay pinigyan ng bago pa ka ba na galing na sarang. Amen? So, ano po ang ilawan ng Panginoon? Yung ating espiritu. No? So, bakit may ating espiritu? Sa kapag ang Holy Spirit ay nasa ating espiritu. Yung tayo ay sumapagkakaya sa God, bilang Panginoon sa kapagligtas, ang espiritu ay nandun natin at nasa ating espiritu. Ang injunction ng espiritu, yung espiritu sa ako ay nasa atin at nandun sa ating espiritu. Amen. So, kaya ang Espiritu ng Sabda, ang Espiritu ng Tao, yan ang doon ng Panginoon. Ibig sabihin, yan ang guide mo. Yan ang pag-lead sa'yo. You need to be led by the Spirit. Hindi ka dapat led by your soul. Ang sino mga led by your soul ay magpunta sa ating dapat. Ang sino mga led by your soul? Ang sino soul? Ang soul ay ang leader ng kalikuan. Ang leader natin ay ang Espiritu ng Biblia.